Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, makakaasa pa ba tayo ng malakas na habagat na magdadala ng pag-ulan? Kabayan, sa ngayon, medyo hihina itong ating hanging habagat. Bagamat nagpaulan pa ito dyan sa may northern Luzon. At itong frontal system, yung salubungan ng mainit malamig na hangin, nagpaulan din sa may Batanes at Babuyan Islands. Pero bukas, magiging maulan po sa malaking bahagi ng bansa. Kaya kapamilya, magingat po at maghanda sa posibleng mga pagbaha at landslides, lalo po sa Visayas at sa Mindanao. Bagamat kikilos na palayo sa bansa, ang frontal system, aabot pa rin ang kaulapan nito dyan sa extreme northern Luzon. Kaya magiging maulan po. At kahit hihina at aatras na sa may West Philippine Sea ang habagat, meron po mga salubungan ng hangin sa may Visayas at Mindanao na siya magpapaulan doon. Ito naman pong paghina ng habagat at muling pag-ihip ng hangin mula sa silangan, yung Easterlies, ang posibleng simula ng tinatawag na monsoon break o patlang sa mga pag-ulang dulot ng habagat na pwedeng magtagal ng ilang araw hanggang sa susunod na linggo. Samantala, hindi na po nabuo ang pinakita nating potensyal na sama ng panahon sa may silangan ng bansa at wala rin pong inaasahang bagong sama ng panahon hanggang sa katapusan na ng linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, sa Mindanao, sa umaga maulan po sa Dinagat Islands at Surigao del Norte, mas maulan po sa Zamboanga Peninsula at sa Sulu Archipelago. Pagsapit ng tanghali, buong Mindanao na ang makakaranas ng mga pag-ulan. Sa hapon, may malalakas na buhos ng ulan sa South Cotabato, Sarangani, Lanao Provinces, Misamis Occidental at Zamboanga del Sur. At sa gabi, maulan pa sa Lanao Provinces, maging sa may Bukidnon, dito po sa Cotabato Province, Mindanao del Sur at Sultan Kudarat. Sa Visayas naman, maulan sa umaga dito po sa Eastern Samar, lalo po dito sa may Southern Cebu at sa Southern Negros at sa Sikihor. Sa tanghali, halos buong Visayas na ang makakaranas ng mga pag-ulan at may malakas pang pag-ulan sa may Southern Negros. Sa hapon, maulan pa dito sa Cebu, Negros, Guimaras at Panay. At pagsapit ng gabi, buong Visayas muli ang makakaranas ng mga pag-ulan. Sa Palawan naman, yung mga pag-ulan aasahan po mula tanghali sa halos buong probinsya tuloy-tuloy hanggang hapon, pero mawawala na ito pagsapit ng gabi. Sa Luzon naman, buong araw pang maulan dito po sa Batanes at sa Babuyan Islands dahil pa sa frontal system. At meron pa rin pag-ulan sa tanghali dito po sa bahagi ng Mindoro, maging sa Southern Quezon at Bicol Region. Sa hapon, may malakas na thunderstorm dito po sa bahagi ng Kalinga at Mountain Province. Meron na rin mga pag-ulan sa Ilocos Region, ibang bahagi pa ng Cordillera at maging sa Cagayan Valley. Maulan pa sa gabi sa ilang lugar dito po sa Northern Luzon at maging sa Quezon Province. Sa Legazpi City naman, malapit sa Nag-aalborotong Mayon Volcano, maaraw po sa umaga pero mula tanghali hanggang dapit hapon, mataas po ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm. At dito naman po sa Metro Manila, sisilip-silip ang araw pero may oras po na maulap at may katamtamang tsansa ng pag-ulan sa gitna po, alas 9 ng umaga at bandang hapon. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!